Good evening po, brothers and sisters. Heto na yung pinaka-aasam, pinaka-hihintay. We've been waiting for this. Ang mga singsing, mga kwintas, tempo recommend holders at kung ano-ano pa na galing sa simbahan para sa Children and Youth Program ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints for Bocaue Ward. Eto na, pinaka-good news sa atin sa panahong ito. Meron na ang emblems ng Children and Youth. Lahat ng primary, brothers and sisters, edad 8 hanggang 11, kayo ay makakatanggap ng Children and Youth Ring na may emblem ng temple para maalala ninyo, mga primary, na ang pinaka-goal ninyo ay balang araw makapasok sa temple. Kasama ng sisina ito ay isang picture ng Manila Philippines Temple. Kasama din po ay ang Personal Development Guidebook for Children na ibinigay ko sa inyo noong January 2020. Don't worry, bibigyan ko kayo ulit ng panibagong kopya sa mga naubos na, nawala na, na misplaced. Meron kayong bagong Personal Development Guidebook. Heto po si Kendrick na nag-model ng Children and Youth Ring habang nagpa-practice ng kanyang mga piano lessons. Bilang paalala sa kanya na ang singsing na ito ay reminder na kailangan niyang magsumikap upang makamtan niya yung mga goals o mithiin na isinusulat niya sa kanyang Personal Development for Children Guidebook na kasama ng kanyang pag-aaral or homeschooling. Lahat naman po ng youth, yung mga magiging 12 years old hanggang 18, makatatanggap ng singsing para sa lalaki at kwintas para sa babae at isang espesyal na lagayan ng limited use temple recommend. Kasama po nito ang Personal Development Guidebook for Youth na ibinigay ko noong January. Don't worry mga youth kung nawala nyo na yon, naitapon nyo, kung ano man ang ginawa nyo, bibigyan ko kayo ng bago at sana gawin ninyo ang Personal Development Plan or Program ng Children and Youth. Ito po ang limited use temple recommend holder. Dapat lahat ng youth ay karapat dapat makapasok sa temple. Dapat ideally lahat ng youth may limited use temple recommend. Ito naman po ang kwintas ng young women na may simbolo ng temple. Bilang paalala na ang lahat ng inyong ginagawa ay dapat tutulong sa inyo na makapasok at maging karapat dapat sa temple. Ito naman po ang singsing na ibibigay sa mga young men. May simbolo rin ng temple. Bilang paalala na young men, lahat ng ating ginagawa tutulong sa atin para sa paghahanda sa pagpasok sa temple. Ang mga young women na magiging 18 years old naman ay bibigyan ng dagdag na pendant. Isang bagong pendant na may simbolo pa rin ng temple. Ang mga young men naman na magiging 18 years old ay bibigyan ng lagayan ng consecrated oil. Napakaganda nito. May simbolo din ng temple. Ito ay bilang paghahanda na kapag kayo mga young men ay naging naordena na bilang isang elder sa Melchizedek Priesthood, maging karapat dapat kayo sa kapangyarihang ito upang kung may sakit sa iyong pamilya, magbibigyan nyo sila ng basbas at mapagagaling nyo sila. Ang mga emblems na ito, singsing, kwintas, lagayan ng consecrated oil, ay magpapaalala sa ating mga youth kung ano ang pinakamahalaga, maging karapat dapat sa temple. Kapag tayo ay karapat dapat sa temple, ibig sabihin, mayroon tayong temple recommend. Paalala, mga youth, mga magulang, yung inyong temple recommend na nag-expire na o kung wala pa kayo, please contact Bishop. Kung kayo ay karapat dapat sa temple, kayo rin po ay karapat dapat sa piling ng Diyos. Good news po, may isa ng youth ang nakatanggap ng award. Ang iba pong mga youth na nag-18 ay hinihikayat ko pa rin na gawin ang kanilang personal development goals para matanggap ninyo ang inyong mga awards. Brothers and sisters, pag nag-18 po, bibigyan ng award galing po sa first presidency ito, sa propeta. So, meron na po nakatanggap. The first meron sa Bocaue Ward na makatatanggap ngayong gabing ito ng award. Ngayon po, sa mga nag-18 years old na at nanonood, please contact nyo ako and we will make a plan para matulungan ko kayo na gawin din itong Children and Youth Program at matanggap ninyo yung award. Yung award na to, brothers and sisters, gustong-gustong ipamigay ng First Presidency. Pero may mga panuntunan po. Bago ang lahat, unahin natin ano ba yung mga award. Ang ibibigay na award ay isang signed certificate mula mismo sa First Presidency. Sa award natin, ipapaframe ko na po ito para pagdating sa bahay, isasabit o i-display nyo na lang ang inyong certificate, mga youth. Alam ninyo, Bocaue Ward, ang mga dokumento na may pirma lamang ng propeta ay ang mga opisyal na sulat
ng First Presidency at Church Leaders, Seminary at Institute Diploma at ang inyong mission call. Ang swerte ninyo ngayon, magkakaroon kayo ng certificate na may pirma na ng First Presidency. Ang ating Children and Youth Crystal na may Christos ay ibibigay rin bilang award. Ito ay paalala sa lahat na na ating mga goals, ang pinakamithin o pinakasukdulan ay ang maging katulad ni Jesus Christ. Bago ko po i-announce kung sino ang ating youth na unang nakatanggap ng Achievement Award galing sa First Presidency, alamin muna natin ang mga panuntunan o ang mga guidelines o mga standards kung paano makukuha ang award na ito. Paano nga ba makukuha ang Achievement Award ng Children and Youth kapag ako ay naging 18 years old na? Number one, dapat araw-araw nag-aaral ng scriptures at nagdarasal. Kailangan karapat-dapat o worthy sa limited use temple recommend. Kailangan sumasali sa Sabbath meetings, quorum or classwork at seminary kahit na online. Kailangan din nagsusumikap na gawin yung mga goals na ginagawa niya sa bawat area ng growth. May apat po yan, brothers and sisters. At kailangan siya ay naninilbihan para sa iba. Magkaroon ng service project. Alam ko, hindi tayo lumalabas. Itong nakatanggap ng award, naalala niya yung mga guidelines. Alam niyo, ginawa niya sa bahay siya, gumawa ng service project. What greater service can you do than the service you do inside your homes? Brothers and sisters, heto na, drum roll please, tan-tan-tan-tan. Let us all congratulate Sister Isabella La Morena Herman, ang kauna-unahang youth na tumanggap o tatanggap ng Achievement Award ng Children and Youth Program sa Bocaue Ward. Alam ko na online lang tayo, so kung nasa bahay kayo, kung nasan man kayo, palakpakan natin si Amor. Congratulations, Amor! At sa aming online interview, in-interview ko po siya last week kasama ang kanyang buong pamilya, nakita ko na si Brother Efren, si Sister Agnes at si Vena ay sumusuporta sa kanya. Ang kanilang pamilya ay suportado si Amor sa paggawa ng kanyang mga goals. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na maging first achiever. Ang layunin nitong Children and Youth ay ang tulungang maging ugali ng kabataan ang paggawa at pagkamit ng sarili nilang mga goals or mithiin. Mas simple ang mga goals, mas okay. Youth, gayahin natin si Sister Amor o si Ate Amor ninyo na patuloy ang pagsisika para makamtan ang kanyang mga goals at maging karapat-dapat sa temple at sa piling ng Diyos balang araw. Tandaan nyo, youth! Yung ginawa ni Ate Amor, hindi pa nagtatapos yan dyan. Ipagpapatuloy niya yung Children and Youth Program. Gumagawa pa rin siya ng goals at she is also achieving her goals. Brothers and sisters, sa October po, tuwing schedule ng pagbibigay ng tithing sa chapel, ikalawa at ikaapat na Sunday, pwede pong makuha ng mga magulang ang mga emblems, yung singsing, kwintas, temple recommend holder, picture ng temple at lahat ng awards ng mga nag 18 years old na na-interview na ni Bishop. Pwede nyo itong makuha sa akin o sa amin sa Bishop Rick. Alam ko po na baka nawala na natin yung mga Children and Youth Personal Development Guidebooks ng ating mga anak o kaya naman ito ay puno na. Nag-order na rin po ako ng extra copies at lahat kayo bibigyan ko kasama ng mga emblems. Maraming salamat mga primary, mga youth at mga magulang na sumusuporta sa ating mga kabataan. Brothers and sisters, patuloy nating ipamuhay ang mga programa, panuntunan at turo ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Napakagandang programa po ng Children and Youth kung ating itong isa sa puso at gagawin sa ating buhay. Salamat Bocaue Ward and again, congratulations to the first ever Achievement Award recipient of the Children and Youth Program in Bocaue Ward, Isabella La Morena Herman, and congrats to the Herman family. Ngayon po, panoorin na natin ang devotional ng mga youth at huwag nating kakalimutan. Pagkatapos ng devotional, magpapalabas po si Karen ng short video tungkol doon sa binyag ni Sister Norma Blanca Flor na nabinyagang nakaraang Sabado.
Pagkatapos po ng short video na iyan, maghintay tayo dahil alas 6, pupunta tayo sabay-sabay sa Facebook page ng Simbahan sa Pilipinas, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints-Philippines, para sama-sama tayong manonood ng Area Presidency Family Week Devotional. Thank you, Bocaue Ward.